natin, Best Irvang, at yung players sa red side ng Iphios Esports, Yummy with this Natalia, Kenshi naman para sa isang Esmeralda, Patrick ang gagamit ng Xbox, Granger ang gagamit ng Mima, with this Kraft. Para naman sa Kingpins, blue side, Crown for the Fams, Kraft naman, ang kape, ah, grabe yung mga pangalan nila. For the Joehead, 619, para sa kanyang Kimi, Majo, para sa kanyang Forza, and Super Teen for the Baksha. Pero ito na nga, tatlo, laban sa dalawa sa middle lane, mukhang nagkakabugbugan po dun sa top lane. Kram, mukhang, oh yun, inaapoy yan, no? Apoy laban sa apoy, isa na lang, mamamatay ka, pero Patrick, nanganib. Oh, pwede siguro abulin ni Yami with that execute sana. Sana nag-ready na siya doon. Pero anyways, ang kinagandahan pa rin doon, kahit hindi na-execute yung pagkakapatay doon against the Joed, na-delay na nila, napilitang umuwi. Pero first blood na... Medyo na-delay, pero at least nakabawi naman sila 619 sa pag-kill and pagkuha ng blue buff. Pero ito oh, na. Malaking invade agad yon mga besyo up, kumbaga. Pero anyways, sa middle lane side natin, si Kram dito, tinalala ni Yami. But again, this is a level 3 Joed versus a level 2 Natalia. Kita natin dito sa bottom lane side, kamutikat pang mamatay. Ang tropa natin, Esmeralda ng Iphios Esports. Pero dire-diretso lang, ang objective dito ng Kingpins against Iphios. So, maganda to. Kasi ito yung umiikot sila, tinatay nilang bumawas ng bumawas. Pero si Yami, sa may patalikod, nakapasok lang din naman. Papay. Pero kulang pa sa damage and Super Teen, kaya kill dito for the side. Meron pang nakuha, Majo, dito para sa'yo and dun sa bottom lane. Mukhang masasandwich po. Itinigil dito ni Kenshi yung kanyang ultimate, yung kanyang recall. So sayang naman yung pagkakataon na yun. Sana naka-win na siya at nakakuha na lang siya ng ibang linyahan. Pero bottom lane, siguradong mapapunish dito at nakakuha agad. Yun din yung mahirap sa pagkuha ng Granger, Bes. Kasi yung Granger, isang pwestuhan lang. Ang nagbabago lang ng pwesto, yung ultimate niya. Pero oops, nakapatay na naman dito si 619. Last Insanity naman, binigay Majo! Nasaktuhan mga kaibigan, pero naka-ready lang din naman si Kram. Pero kitang-kita mo, shoot na shoot yung last instant na ng isang expert. Kaso yung alas si 619 guys, nagkalituhan na. May nakitang Grak at sumapa si Yami doon para mapatay siya. Pero unstoppable force para kay Kram onto this Joed. Napakasakit na agad ng damage, killing spree pa agad para sa kanya. Sama mo pa ng death zone natin, dubiretso doon. Ako libala sa kalaban nilang buff ko na pare. Anyway, si Super Teen, nandito na guys. Falling Starmon pa. At Malibon na po, nagkapasahan na ng bola dito. Nagkapalit na nga sila ng ng pwestuhan ni Joehead and the Thams. Pansinin nyo, top lane kanina si Joehead. Ngayon, bottom lane na siya. So, malaking bagay talaga yung nakakuha agad ng objectives yung isa sa mga teams na to. Pero Patrick, Last Insanity, pinutok agad and para nga naman makatakas and makaikot pa ng ibang pwestuhan dito. Yung Feather Airstrike talaga ni Majo. Sobrang comfort pick niya talaga yung Farsa, no? Oo. At saka, kita mo, Bes, yung ginawa niya gameplay doon. Tinamahan niya muna ng pangalan yan, ng flame shot para mag-slow tsaka siya kumanta. Pero anyways, guys, grabe nga naman talaga yun. Nagkabalibaga na doon pero bahay pa rin si Gra. Kasi nga lang nakita dito si Yami na kapag stealth mode para natamaan pa rin na skill Patrick, na drop Patrick. Kimi, si Patrick for the backup. Pre-hit lang din naman dito for the Kimi, guys. Talagang hinahanap dito ang tropa natin na tali. Hindi ka dumakatapos. Ang rocket dito ng isang Kimi, saktong-sakto. Ang ganda ng ginawa ng Feather Airstrike para makontrol niya, malaman niya kung saan pupunta. Eh, wala na naman siyang lilikuran doon eh. Wala siyang gigilidan kasi sagad na yun eh, di ba? So, automatically, pag binagsak mo yung Feather Airstrike doon, yung nakakagulat na ginawa dito ni 619, eh, talagang niraket sa muka. And kung mapapansin mo naman, tuloy-tuloy yung pera ni 619. And si 619 si impressive ba mga kaibigan, si impressive yan. Oh, okay, si tropang impressive sa mga nag-change name lang pala. Akala ko yung 619 talaga. Pero 619 to sa WWE, 'di ba? Yung akala ko Rey Mysterio. Pala acting lang, Rey Mysterio guys. Pero to nakita natin, nakabalibag lang din naman. Pero yun si Majo guys, with Feather Airstrike, napakagandang kill doon coming from Kingpins. Laking tulong talaga ng isang Farsa, yung space and syempre yung vision para sa mga kampanya. Nakita mo kung gaano kalaki yung uy, grabe naman to, sinasalo ni Super Teen yung grabe damage mo, grabe mag-zone dito si Super Teen. Kumbaga nakilala natin siya na high loss for the season, buong season natin ng Challengers Edition. This time binigyan niya naman tayo ng panibagong flavor at itong Baksha, which is a very effective for them. Parang wala pa nakukuhang buff yung Iphios Esports, tama ba? Lugi nga eh. Meron kanina si Esmeralda nung kinuwanan nila yung Kingpins isang beses lang. And then after nun, hindi na sila nakahawak. So ngayon, minamaximize ng Kingpins yung kalamangan nila ng early stage of the game, which is naka-glowing wand na ang isang Kimi natin, sir. Masakit yan, Kenshi. Oo, kalahati yung buhay! Kalahati yung buhay! Tapos Majo dito. Naku po, Feather Airstrike!
Medyo masakit, so, idol. Masakit ang kate, oh, mga kaibigan. Si Arbs doon, ay nadali pa rin na nga damage dito ng isang Kimi, guys. So, ito yung sinasabi natin na napaset na isang Kimi as long as mamigyan ng magandang rotation talaga. Yung Natalia dito na so... Ngayon ka magpakita ng exclamation point. Sobrang hirap talaga ng buhay ngayon ng esports, guys. And for the late game, medyo matagal mag-scale up yung damage dito ng isang Granger. Matagal eh. Matagal siya, si Granger, hindi siya kagaya ng carry na pag may endless battle. Okay, so, napapalag na, no? Nakaka-free hit, maganda. Oh. Si Granger kasi kailangan mo pa ng other items para makasecure ng kill. Although, nandun naman yung damage niya, pero kasi may back siya na pwedeng kumuha ng damage dito or sumalo ng kanyang death sonata. Tama ka dyan. Pero siguro para sa akin, kaya nagiging maganda para sa Kimi kasi halos lahat ng objectives nasa kanya. Naka-veteran hunter siya, so plus 50. Gold agad lahat ng pwede niyong kuwanin dito. And nakikita mo, ubus lahat ng pwede niyong ubusin. Talagang wala siyang pinamimigay dito sa mga kalaban niya. With the 5.6k ang pera ng isang Kimi. Masakit sa ulo. And yung pinakamalaking pera nila with the 3.8k, paano pa lang, pa-BOD pa lang si Granger. Pero kaya pa naman humabol. Kaya pang humabol dito. Pero kailangan lang nilang unahin ang isang Kimi kasi doon ang gagaling yung damage eh. Yun yung nagbibigay ng damage na napakasakit. Pero kailangan din nilang bantayan dito si Majo. Mahihirapan talaga silang pasukin dito yung Kimi as long as merong Farsa na nang kukulit for the side of Kingpins. Kasi grabe yung damage. Naka-lightning trunch na rin dito si Majo for the side of Kingpins. At kita na naman natin. Grabe naman yung ginagawa last and sati for Patrick para meron niya immortality. Kita naman natin dito bilanggapan ni Super Team Flicker out para sa kanya. Immortality has been popped. Para sa likod ng likod. Space created pa. It's gonna be a yes for the side of Iphios Esports. Meron pa. Naman. Hindi pa tawag sa ating laban. Paring Herb kasi si Iphios napatay na naman at napitikan ng side ng Kingpins. Nakita mo yun. Yun lang yung kailangan nilang unahin. For the Iphios, kailangan nilang unahin si 619 kasi si 619 lang yung medyo masakit. Actually, siya lang talaga yung magbibigay ng damage. Ang problema, nakitaan dito na pwedeng mapatay si Patrick pero may ano pa siya, meron pa siyang immortality. So, pinilit na ibigay yung rocket dito after no, nakakita ng potential dito yung si Yami na patayin dito ang isang 619 pero muntikan pa doon. Yung isa, crown din, nahihirapan na din sila. So, masakit na. Naku. Grabe yung damage dito to take that Firaga armor come from the X-Borg. Item nga tayo dun sa ano. Item tayo kay... Ayun, NS battle ang inuuna ng tropa natin dito nga crown for the side of Kingpins. Kaya pala grabe yung may pumipitik na damage for that. Kasi usually yung Bloodlust Axe more on pang sustain talaga. Pero anyways guys, medyo nasa bingit ng kadalikaduhan. Yung Natalia natin dito pa nagkamali lang na pass. Uy! Pero awesome kill guys! Napatay it's gonna be a danger down for Iphios Esports. Mahirap yun kasi marksman nila yun eh. Yun yung damager nila tapos 619 Holy Crystal pa ang nakuha. So balak nang tapusin ng Kingpins to. Sa ngayon, ako, sa nakikita akong galaw ng Kingpins and sa mga item na inuuna talaga nila, gusto nilang i-burst down lahat ng heroes, gusto nilang kuwanin lahat ng objectives, pero Yami, kailangan niya ikat yung linya. Kailangan niya angkatin lahat and herbs dito kahit medyo makunat, sinasalo na yung damage, patay pa din, mga kaibigan, tower lock lang si 619, pero feather airstrike para kay Majo, para ma-secure yung company Kenshi, pero hindi pa rin sapat yun. Yami, nagagaling sa backlane sa atin, tingnan natin kung makakapag... Uy, hindi, nakita siya! Nakita siya, may dinali ko Wanderer! Yami, nasa delikado si Yami! Tumatakbo ang Yastri, pero nabangga dito ng isang baksha and a kill for Kram onto this Joed. 17-6 sa ating score, mga kaibigan. Nakasira na inhibitor turret dito sa top lane ang Kingpins. For Iphios Esports, it's going to be 2-3-0 for this Granger. Matagal pa bago mag-scale up, pero last insight dito kay Patrick coming from the sakit outside core. Eh, no? Pero ito, 619, madadali ba flicker in for Patrick? Ay, hindi ma-prehit! Madadali pa rin, hindi pa rin napatay, pero yun, nadali na rin. Mga kaibigan, killing spree pa rin nga lang. Kung may bibigyan din dito, killing spree pa para sa ating Joehead. And dalawa, Patrick dalawa. Still alive, dalawa-dalawa. Ang nangyayari kanina, isipin mo, wala na siyang buhay. Binamicro niya lang, hindi pa rin tumatama yung mga skill ng Iphios, tas napatay pa yung marksman nila. So parang medyo, siguro isa na rin yung pressure, nandun na rin yung pressure na kung paano nga naman sila makakabawi. Pero kasi, pagka ganun, ano sila, palamang na eh. Kahit pa paano, pa okay na yung sitwasyon nila eh. Pero kung ganun ang ganun yung mangyayari, parang sa akin, mahirap makabawi yung Iphios dito sa pagkakataon na to. And Yami, tiga mo naman, masyado na siyang malayo. Pag nakita siya ni Majudian, automatic, patay talaga yan. Delikado talaga, ayun na. Grabe naman yung ano, same shot. Sa mga kataas pa, o diba? Same shot. Sa pag inano mo, automatic eh. Kasi pinakamalapit na target o yung lowest life, hindi siya yung pag...
'di ba usually yung ibang skills pwede mong targetin, pero ito auto-target siya, auto-pick na nga pupuntahan niyang direction. So usually yung pupuntahan ng flame shot, it's either may jungle ng kalaban or kaya may kalaban mismo doon. Kaya pagkapitik niya nung flame shot, nalaman tuloy na nandun si Yami. Kaya yun na, binaka pa na dito, and ito na nga ang kanilang Sanctuary Lord ay mapupunta sa Kingpins. Tingnan natin kung ano pa yung pwedeng gawin ng Iphios Esports para makasurvive sa laban na to. Kasi pag dumating yung Sanctuary Lord sa middle lane, feather airstrike na lang eh. So magiging sandala na lang dito nila eh, si Yami. Kung mapipili ni Yami na patayin si 619 or kaya si Majo, pwede. Oo, ano talaga, magiging maganda yung opportunity yun for Iphios Esports para balik na ating laban. Kasi nakita naman natin kanina opportunity, pero napakasakit. Guys, di ba joke? At napakalayo para kuhanin nila yung Iphios Esports. Nila inhibitor turret sinisira na wild charge for the clock. Pero kita natin, ina successfully, nasira lang din naman ng Kingpins ang turret dito. Ito na si Yami. Na another one, flame shot ka mga kaibigan, calling star mo na. Makapu, buhay pa rin to the side of Kingpins. At kita natin dito, halos walang buhay. Pero si Majo, nandun sa gitna, ayun na si Yami. Ayan si Yami, talaga namang taga-ubos lang mga kaibigan, pero Majo na naman ang maghahanap sa kanya. Sanctuary Lord, eh, medyo kulang ang Kingpin sa ngayon, pero kailangan i-defend to ng Iphios kasi pagka nahirapan pa silang i-defend to, yung bottom lane naman yung magiging problema dito kasi pwede ding mabasag, hindi pa rin talaga tinitigilan dito ni Majo. Oh, yan, laban silang dalawa. Solid damage, guys. Sa nakita natin dito yung Esmeralda, hindi na rin nakapag-ulti pa para makatakas. Tower lock pa nga. Ang isang mag-ranger, mga kaibigan at Lord, well-defended here, pero napakasat ng hampas dito sa base ng Iphios Esports. Buhay si Kimi at buhay si Majo, at meron silang tank. Kumbaga kung 3 versus 3, palag na palag yung damage dito ng tatlong hero na nabanggit natin. Tama ka naman dyan. Kahit takpo mo yung pre-hit si 619 dyan. Spirit talaga siya dyan. So, basag na ang lahat ng towers dito. Ito na nga, ang middle na lang ang kanilang dinedepensahan, Patrick. Mukhang nasasaktan kahit pa paano. Arb, sinalo lahat ng ano. Sagudon, Yami. Sa gilid, hindi pa rin niya talaga tinigilan dito si Majo. Majo talaga ang kailangan niyang patayin. Pero, oh, natapos na! Winning yan pa nga, mga kaibigan, for the game number 1. Congratulations or well played dito para sa Kingpins.